Ayan, isang magandang umaga po sa inyo lahat. Happy Preparation Day po sa lahat mga kapatid. Salamat po Brother Melvin at kay Brother Roy na umawi. Jesus can do it all for you. Humingi tayo sa Diyos. Ayan. Lahat ay magagawa ng Panginoon para sa atin kung kalooban niya. At ito'y ating hingin sa ating tagapagligtas. Ngayon ay panimula ng unang araw ng Marso. Ayan, March 1. At bukas ay Sabado. Ayan, araw ng Sabat, pangingilin. Pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Ang ating pong pinaka-key text ay sa 1:5 ng Santiago. Tayo po muna ay manalangin mga kapatid. Sa aming mapagmahal na Diyos, kayo po'y dakila sa lahat, karapat dapat sambahin, at ang inyo pong pag-ibig ay wagas sa bawat isa sa amin. At gusto niyo po ng bawat isa ay maligtas. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na sa bawat araw kami lumapit sa inyo, tumingin ang kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasalang nagawa. Sa umaga na ito, O Diyos, sa aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Bigyan niyo po naman kami ng karunungan na nagmumula sa inyo upang aming maintindihan na maigi ang aming pong devotional ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po dito sa Santiago 1:5, ngunit kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at iyon ay ibibigay sa Kanya. So maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan mga kapatid na kung meron man tayong hinihingi sa ating Panginoong Diyos, hingin natin ito ng merong pananampalataya. Bakit? Minsan kasi tayo kapag humingi sa ating Panginoong Diyos, minsan ang paghingi natin sa Kanya parang kinukontra din natin yung ating panalangin na sa likod ng ating mga isip, hindi tayo naninimpalataya na ito'y mangyayari ayon sa kalooban niya. So dapat tayo mga kapatid ay kinakailangan na may pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Dahil kung wala, eh sayang lang din yung ating natutunan sa banal na kasulatan, no? Humingi sa Panginoon, no? Ang sabi dito, ang Diyos ay hindi po nanunumpat. Ayan. Ilan po sa atin ang tumulong sa kapwa na paglaon ay susumbatan na binigyan-bigyan para makita ng ganito, tapos ganyan ka sa akin. No? Ako lang ngayon na ganito, tapos ganyan pa. Ang Panginoong Diyos ay hindi nanunumpat kapag siya ay nagbigay ng sagana. Ayan, lalo na ng tinatawag na karunungan na ito'y magagamit sa gawain ng Panginoon. Sabi dito, pribilehyo ng bawat mananampalatayang makipag-usap muna sa Diyos sa kanyang kwarto at pagkatapos ay bilang tagapagsalita ng Diyos upang makipag-usap sa iba, upang may maibahagi tayo, kailangan nating tumanggap araw-araw ng liwanag at pagpapala. So sinasabi po dito ng banal na kasulatan ng ating pong devotional ng ating pong Panginoong Diyos ay dapat tayo ay lagi na ikipag-usap sa Diyos. Kaninong pribilehyo ito sa atin mismo dahil tayo ay nakakapaglabas ng hinaing, nakakapaglabas ng sama ng loob sa ating Panginoon na alam natin yung sinasabihan natin, hindi tayo ichichismis. Hindi magiging pangit yung pong pag-iisip sa atin, kundi ang gusto ay tayo ay maliwanagan at mabigyan ng kagaanan sa buhay, sa puso, di ba? Sabi dito, ang mga kalalakihan at kababaihang nakikipag-usap sa Diyos na may matatag na pananatili kay Kristo na dahil sa paikipagtulungan nila sa mga banal na anghel ay napapaligiran ng mga banal na impluensya ay kinakailangan sa panahong ito. Sino po yung kinakailangan sa panahon na ito? Ang mga babae at lalaki na merong banal na impluensya. Ibig sabihin na ikipagtulungan sa ating Panginoong Diyos, na ikipagtulungan sa banal na anghel upang manatili sa ating Panginoong Diyos. At siyempre, yung pakikipagtulungan sa anghel, yung pong ipabalita ang mabuting balita. Dahil kapag narinig ito ng mga tao, yung pong good news, ang banal na espiritu ay madaling makapenetrate sa puso ng mga tao na ito. Mabubuksan ang kanilang mga puso at ang banal na espiritu ang magkoconvert sa kanila.
Kung hindi sila ma-convert, no, sobrang tigas na talaga ng kanilang puso. Na napakinggan na nila 'yung salita ng Panginoong Diyos, tas ang banal na espiritu 'yung gagawa pa sa kanila pong buhay. Sabi, ito ang gawain na inangangailangan ng mga tao may kapangyarihang maging mag-akay, palapit kasama si Kristo. Ayan ang binabanggit natin. Nang kapangyarihang ipahayag ang pagmamahal ng Diyos sa mga salitang nagpapalakas ng loob at nakikiraman. Yan ang sinasabi ng ating devotional ngayon, mga kapatid, no? Kinangailangan ang tao, no? Nangangailangan ang makalangit na ahensya ng mga taong marunong mag-akay palapit kay Jesus Christ. Hindi lang marunong, eh. Sabi dito, makapangyarihang mag-akay palapit kasama si Kristo. Ibig sabihin, yung pong pagiging mabulalas natin, mga kapatid, yung pagiging madaldal natin, gamitin natin sa pag-akay sa salita ng Panginoon. Ayan. Kung may negosyo ka, isabay mo sa negosyo. Pwede yun kung ikay na ikipag-usap sa mga tao, di ba? May mga ganun, sinasabay sa kanilang pagtitinda-tinda. Ayan. Kasi nga po, yung pong pag-akay sa mga tao papalapit kay Kristo ay hindi basta-bastang gawain. Yan ay banal na gawain, mga kapatid. Yan ay kasama natin mismo ang ating pong Panginoong Diyos sa ganyang gawain, mga kapatid ko. Habang ang mananampalataya ay yumuyuko sa pagsusumamo sa harapan ng Diyos at sa pagpapakumbaba at nagsisisi, ay nag-aalok ng kanyang kahilingan mula sa hindi mapagpanggap na labi. Nawawala ang lahat ng pag-iisip niya sa sarili. Sabi po dito, habang isang mananampalataya na mayroong kapangyarihan na mag-akay, ay sumusuko sa Panginoon, yumuyuko sa harapan ng Panginoon, may pagkumbaba at pagsisisi, at mayroong labing hindi mapagpanggap, ang tao na ito ay patuloy na bibigyan ng karunungan ng Panginoon. Ang tao na ito ay gagabayan lalo ng Panginoong Diyos. Pero kung tayo ay hindi mapagsisi, hindi mapagkumbaba, at ang ating labi ay mapagpanggap, ano ang aasahan natin sa ating Panginoon, di ba? Tayo ay pariwara pagka ganun. Nalaman mo na yung katotohanan, tapos ganun ka pa rin. Hindi ka pa rin mapagkumbaba. Ang kanyang isipan ay puno ng pag-iisip kung ano ang dapat niyang taglayin upang bumuo ng isang katangian tulad ni Kristo. So, ibig sabihin, ang mga taong ganito na talagang nagsisisi, lumalapit sa Panginoon, yumuyuko sa ating Panginoong Diyos, talagang humihingi sa Panginoon ng patnubay. Nasabi po dito, lagi niyang iniisip, papaano ako magkakaroon ng karakter ng katulad sa ating Panginoong Yesus. Dalangin niya, Panginoon, kung ako ay magiging daluyan kung saan ang iyong pag-ibig ay dumadaloy araw-araw at oras-oras, inaangkin ko sa pamamagitan ng pananampalataya ang biyaya at kapangyarihan na ipinangako mo. Ito po yung sinasabi po ng banal na kasulatan, at kinote ito, walang binanggit na verse, pero ito'y kinote sa banal na kasulatan na dalangin po ng bawat isa sa atin na tayo ay magkaroon ng pananampalataya, Panginoon, araw-araw, na tayo ay gabayan niya upang makapagbahagi ng good news, ng ebanghelyo. Ano nga po yung ebanghelyo? Si Kristo'y nagkatawang tao na buhay, namatay at muling nabuhay para po sa bawat isa sa atin. Yan po yung ebanghelyo na si Jesus Christ ay muling babalik. Kaya kailangan tayong maghanda sa ikalawang pagdating ni Jesus Christ. At tingin natin sa Panginoon ang patnubay niya sa bawat isa sa atin. Mahigpit niyang hinahawakan ang pangako. Kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay sa kanya. So number one dito na nakikita ko na karunungan na dapat tingin natin sa Panginoon, karunungan na paanong ang kanyang karakter ay maging karakter po natin. Yun po ang hingin natin sa Panginoon na, Panginoon, tulungan niyo po kami na yung karakter niyo po ay ma-imitate namin. Yun ang pinaka-the-best na karunungan na dapat tingin natin sa Panginoon. At isa pa na karunungan na dapat nating idalangin sa ating tagapagligtas, yung pong tayo ay magkaroon pa ng mas matibay na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kasi yan ang pinaka
karunungan na pinaka-napakahusay. Napakanda, magandang karunungan. Maraming karunungan sa mundong ito. No? Kung ikaw gusto mo gumawa ng gamot, pagkain ng hayop, no? Mag-ano ka ng chemist, no? Yung engineer, chemistry engineer, yung ganun ba? Yung engineer sa chemical, o chemical engineer, yan ay napakahusay, napakatalino niyan mga kapatid. Pwedeng gumawa ng virus, malaki ang sahod niyan, yung karunungan na ganyan. Pero, ang pinakabanal na karunungan, yung ang pananampalataya, at yung po ma-imitate yung karakter ng ating Panginoong Diyos. Yan ang pinakabanal na karunungan. Lalo kung may karunungan ka, ng mga ganung mga elemento. 'Di ba? May karunungan ka sa computer, may karunungan ka sa building, no, may karunungan ka sa law, sa ano man mga bagay, sa social media, ano man bagay na may karunungan ka. Kapag kayoon ay ikinumbine sa karunungan tungkol sa ating Panginoong Diyos, ito ay magiging powerful mga kapatid at ito ay maging malalakas na pangangaral. Marami tayo umaakay. Alam niyo kung ano yung karunungan po ninyo dito sa lupa. Kapag kinumbine sa karunungan ng ating Panginoong Diyos, paano mag-akay ng kaluluwa? Yun po yung magiging linya natin. Ibig sabihin, kung may karunungan ka sa pagtuturo, ang iyong po pwede maakay ang iyong mga estudyante at ang kapwa mo guro. Di ba? Kapag ka-engineer ka, kapwa mo engineer. Kapag lawyer, kapwa mo lawyer. Ganun po yung umpong karunungan ng sanlibutan na ito. Pero, all in all, mga kapatid, pwede natin idalangin sa Panginoon, Panginoon, tulungan niyo po ako maunawaan saan niyo po ako tinawag. Ito po ang aking skills, ito po ang aking karunungan dito sa lupa. Dagdagan niyo po ang aking karunungan para nang sa ganoon, paano ko maakay ang mga taong nakapaligid sa akin, ang asawa ko, ang nanay ko, ang mga anak ko, ang buong pamilya ko, mga kamag-anak ko, paano ko sila maakay? Bigyan niyo po ako ng karunungan, Panginoon. Ang pinaka-the best doon ay ipanalangin natin sila. Siyempre, may kanya-kanya silang desisyon, di ba? Ang banal na espiritu ang hihimok sa kanila. Ang pag-asa na ito ay nakalulugod sa Panginoon. Sabi dito, natutuwa sa iyong pakinggan ang matatag at taimtim na pagsamo. Sa kahangahangang biyaya, pinababanal ng Panginoon ang mapagpakumbabang nagsusumamo. Yan, sino daw po yung pinababanal ng Panginoon? Mapagpakumbabang nagsusumamo. Na binibigyan siya ng kapangyarihang gampanan ang pinakamahirap na tungkulin. Ano ba yung pinakamahirap na tungkulin, mga kapatid? Nabibigyan tayo ng kapangyarihan na magampanan ito. Ang pinakamahirap na tungkulin talaga ay yung mag-akay ka ng mga tao papalapit sa ating Panginoong Diyos. Pinakamahirap na tungkulin yan. Bakit? Combine yan na yung karakter mo maging karakter din natin yung karakter ng Panginoon. No, magaya natin yung karakter ng Panginoon kasi hindi ka makakaakay ng mga kaluluwa, ng mga tao, kung ang karakter mo, kung daladala mong karakter ang iyong dadalhin dun sa mga tao, hindi sila maniniwala, di ba? Kailangan ng isang bagong katulad mo. Ibig sabihin, binago ng ating Panginoon. Guided ng banal na espiritu para makapag-akay. Kaya yung pinakamahirap na gawain, pinakamahirap na tungkulin. Pero sabi dito, bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Nagampan ito. Basta't tayo ay mapagkumbabang nagsusumamo sa ating pong Panginoong Diyos. At sabi pa dito, lahat ng isinasagawa ay ginagawa sa Panginoon. At ito ang nagpapataas at nagpapabanal sa pinakamababang tungkulin. Ito ay nagbibigay ng bagong dignidad sa bawat salita, bawat kilos at nag-uugnay sa pinakamapagpakumbabang manggagawa. Kasama ang pinakamataas sa mga anghel sa mga korte ng anghel. So dito, pinababanal tayo ng ating Panginoong Diyos sa pinakamababang tungkulin. Ito ay nagbibigay ng dignidad. Ano ba yung pinakamababang tungkulin, mga kapatid? No, yung pinakamababang tungkulin, yung sa sanlibutan na ito. Pinakamataas, siyempre, yung tungkulin sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Pero siyempre, yung pinakamababang tungkulin na ginagawa dito sa sanlibutan, meron tayong dignidad na yung pong ginagawa natin sa sanlibutan na ito, kahalo ang ating Panginoong Diyos, ay kahalo ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ito ay magiging powerful, mga kapatid. Yung simpleng, ibig sabihin, yung simpleng pagtitimda natin ng ganito, magiging makapangyarihan pala yun, makapangakay ng mga kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Ibig sabihin, maging daan, maging tulay
para makilala ng mga tao si Jesus Christ. Yung simple po natin na nasa opisina tayo, yung mga kausap natin, mga coworker natin, kung tayo nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon at iniisip natin paano, idinadalangin natin paano natin maaka yung mga coworker natin, no, bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Yung pinakamababang ginagawa natin ito, magiging makapangyarihan, maging outlet ng daan ng mga tao para makilala ang ating pong Panginoong Diyos. Example na rin dyan yung mga kapatiran natin na sa pamamagitan ng kanilang profession, no, yung mga kaibigan nila, naakay nila sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Yan. Isa na dyan sila, Sister Emma sa Kawayang Bugtong. Ayan. Ano? Sa pamamagitan ng kanyang yung trading, yung mga pupunta sila sa mga mall, tapos sila yung nagdi-display ng kanilang mga paninda. O galing ito yung ng DTI, sponsor ng DTI din. O yung mga kasama niya doon ay kanyang binabaybus sabihan. Ano? Sinishare ng salita ng Panginoon. So yun ay sa simpleng ginagawa niya na yun, nagiging outlet yun para makilala ng mga tao na ito ang ating pong Panginoong Jesus. Pinakamababang gawain pero nagiging makapangyarihan sa tulong ng ating Panginoon kung ito'y ginagamit sa gawain ng Panginoon. Basta't adalangin natin, Panginoon, paano ko ito magamit sa paglilingkod sa inyo? Paano ko ito magamit para ang mga tao mapabalitaan ng mabuting balita? Ang mga anak na lalaki at babae ng Diyos ay may dakilang gawain sa mundo. Dapat nilang tanggapin ang salita ng Diyos bilang kanilang tagapayo at ibahagi ito sa iba. Ayan. Ang mga ito ay upang maikalat ang liwanag. Yan. Kaya meron din tayo ng mga kapatid. O yan, dyan sa Tabakaw. O yan po sila Sister Ninpa, sila Brother Roy, at iba pa natin mga kapatid dyan. Na talagang ang kanilang time ay ginugugol nila para ibahagi ang mabuting balita. Ayan, saludo po kami sa inyo at ang Panginoon ay nakatingin sa atin. Nakikita ang ating po mga ginagawa. At ito po ay dakilang gawain sa mundo, ang sabi dito. Ito ang pinakadakilang gawain. May mga gawain tayo sa mundo, pero ang sabi ng banal na kasulatan, ito'y maliit na gawain lang. Pero magiging makapangyarihan kapag kahinaluan natin ang pangangaral ng mabuting balita. No? Ginagawa nating bangka yun para ibahagi ang salita ng Diyos. Ang pinakadakilang gawain sa mundo ay yung maipalaganap ang pabalita ng kaligtasan. Yan. Kung po pwede nga lang buong isang taon, araw-araw mga araw, sabi ko kay Mrs. Carl, sabi niya mapapagod, kailangan schedule. Yun ang pinaka-the-best. Pero yun ang pinakadakilang gawain, mga kapatid. Ang kinakailangan dito ay yung pong mapagkumbabang puso. Mabago ng ating Panginoon at tulungan tayo na gawin ito na may kapangyarihan galing sa ating tagapagligtas. Sabi pa dito, lahat ng nakatanggap ng salitang nakaukit ay magiging tapat sa pagbibigay ng salitang iyan sa iba. Sasabihin nila ang salita ni Kristo sa pag-usap at sa mga kilos ay magbibigay sila ng katibayan ng araw-araw na pagbabalik loob sa mga prinsipyo ng katotohanan. Ayan. So yung katotohanan, yung pawang katotohanan lamang yung ating sasabihin. Alam niyo yung pagchichismis natin, minsan meron pang yung pagkwento natin, minsan meron pang halong kasinungalingan di ba? Pero kapag kasalita ng Panginoon ang ibinabahagi natin, ito ay mayroong katotohanan. Ito ay mayroong pong malaking ambag sa buhay natin na ito'y nagbibigay ng tungkulin na ang tao ay mabigyan ng pribilehyo na maligtas. Sabi pa dito, such believers will be spectacle to the world, to angels and to men, and God will be glorified in them. So sa pagsasabi po natin ng katotohanan, mga kapatid, sino po yun ang huwalhati? Hindi tayo, mga kapatid, ha? Hindi tayo nawawalhati. Ang nawawalhati ay ang ating Panginoong Diyos, no? Ang nawawalhati ang ating Panginoong Diyos. Kaya sa bawat isa sa atin ngayong umaga, anuman ang ating kalagayan, anuman ang ating trabaho, yan ay pwede maging outlet, pwede maging bangka para ihatid ang salita ng ating Panginoong Diyos sa mga taong konektado sa atin, sa mga taong kilala natin. Ang kailangan lang nating gawin, ang sabi dito, kung nagkukulang tayo ng karunungan, humingi tayo sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumpat at iyon ay ibibigay sa Kanya.
So ano po yung ibibigay sa atin ng Panginoon? Hindi yung parang genie na, Panginoon, bigyan mo ako ng sports car. Hindi yung ganun, mga kapatid. Nagiging materialistic tayo. Ang banal na kasulatan ay hindi po materialistic na kung anong hingin mo na ano, eh, yun na agad. Hindi. Ang hinihingi, mga kapatid, sa Panginoon, karunungan, paano tayo makapagbahagi ng mabuting balita. Yan ang direksyon ng ating buhay sa sanlibutan na ito. Ano man ang ating kinaabalahan. Bakit? Sa papadudungo ang buhay, di ba? Kapag ka ikaw ay habang buhay nandiyan lang sa linya na yan at wala ang ginawa sa gawain ng Panginoon, sino lang ang nag-glorified? Sarili mo. Pero kung yan ay maging bangka mo para sa gawain ng Panginoon, ang nag-glorify ang Panginoong Diyos. At yan ang direksyon ng totoong buhay, mga kapatid, na nabubuhay sa ating pong Panginoon Diyos. Yan. Nawa ay naunawaan po natin ang ating devotional ngayon sa mga makalangit na dako. At nawa ay blessed tayo ng ating pong tagapagligtas. So isama natin sa dalangin ngayong umaga si Pastor James Lotilia. Siya po ay pastor ng South One. Natumaas po yung kanyang dugo at nanghina siya. Ngayon ay isi-CT scan. Isama natin sa panalangin na agarang paggaling po sa ating pong kapatid dito, ating pong isa sa mga pastor ng Area 2. At ngayon po isama natin sa panalangin si Sister Abel. Siya po'y pagalingin ng Panginoon, siya po'y maging malakas at sa tulong ng Panginoon siya'y maging matatagpalalo sa pananampalataya. So yun po mga prayer request natin at ganyan din po ang mga kabataan na pupunta sa Area Fellowship diyan po sa Palayan Coliseum, isama rin natin sa dalangin at ang ating mga papalapit na pangangaral, mga kapatid. So magandang umaga po sa inyo pong lahat at patuloy tayong gabayan ng ating Panginoon at dumalangin tayo sa Panginoon ng karunungan na nagmumula sa kanya. Happy preparation day po sa inyo pong lahat at ibibigay na po natin kay Brother Melvin ang pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yeah.
have seen the way I was before I led him through. If he did all this for me, I know that he can do it all for you. If he did all this for me, I know that he can do it all for you. Kapatid, at salamat kay Sister Karel. Humingi tayo sa Diyos, ayan na po. Sabi, magandang hingin sa ating Panginoon ay karunungan at ibibigay niya sa atin. Sabi sa awit, He can do it all for you. Ayan, maganda na po. Pag humingi tayo ng karunungan, makikita natin yung ating ugali ay hindi karapat-dapat. At pag binigyan tayo ng karunungan, alam natin na hihingi tayo sa Panginoon ng gabay para tayo makapagbago. At kapag mayroon tayong karunungan, palagi natin makikita ang tama at mali. At siyempre marunong tayo, pipiliin natin yung tama. Sino yun? Si Jesus palagi yung tama kaya sa kanya tayo. Kaya karunungan yung pinaka-the best na hingin nila po sa Panginoon. At hindi yung material na bagay. Meron akong nakita sa post eh. Praise the Lord daw. Binigay daw yung kanyang matagal na kahilingan na iPad na hindi nababirus, mga kapatid. At pinagmamalaki pa niya yun sa ibang mga lahat ng mga kausap niya ba. Mali po ano, huwag nating turuan yung mga tao humilingin ng materialis na bagay, material na bagay. Hindi yun, dapat ang hiniling niya, dapat karakter niya ang kanyang hiniling. Ano po, sapagkat nang mawala yung kanyang pagiging mapagmataas sa yan, ano po. So yan, dapat tayo ay huwag hiling ng mga material na bagay. Darating kusa yan, yung mga pangailangan natin, kung talagang kailangan natin kapag tayo ay connected sa Panginoon. Kusa niya ibibigay kahit di mo hilingin. Kusa niya ibibigay lahat ng mga iyong kailangan sa buhay. Kapag kahit hindi mo hilingin, kapag patuloy na ikaw ay kumonekta sa Kanya, hiniling mo ang karunungan na nagmumula sa Kanya na po. So yan dapat ang ating ipagmamalaki at kukwento sa mga tao. Hindi, sabi nga ni Pastor, huwag yung material. Hindi kasi yan talaga, hindi angkop. Yan, hindi angkop sa atin na tayo ay humingi ng material na bagay. Anyway, bibigay yan sa atin, ano? Kuusa pa nga yan, bibigay kung kailangan talaga natin. Usually kasi pag humihiling tayo ng material, may dalawa kasi kailangan, needs and wants. Kadalasan wants lang yan, ano? Hindi naman talaga needs. So, ayan, ano po? Tayo ay sama-sama panalangin natin ang bawat isa, humihiling tayo ng karunungan. Ako gusto ko maging marunong, ano? Maging marunong. Diba? Habi na rin nila sa tunay pong kalooban niya sa atin ang hingin kay Lord Jesus Christ name. Kitita niyo po. Kalooban niya dapat ng nahihilingin. Pakisama sa panalangin ang pagbiyahe namin ngayon papuntang Pantabangan. Oo nga pala, ano? Ngayon yung camping nila. Ay, okay, meron akong gusto sabihin pero mamaya na lang sa adun, sa aming group. Ito yun lang. Makarating kami ng maluwalhati at ligtas at ilayo sa atin. Ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Ayan po. Nanay Fina, please bring yung makapal na jacket at kumot. Ano? Malamig po sa gabi sa Pantabangan. Ayan. Sabay sabihin niya po sa inyo mga kasama sa hain na malamig. Talagang malamig para kayo nasa Baguio. Paggabi. Ano po? So yan, ganyan ang weather sa Pantabangan. At patuloy tayo magdalangin mga kapatid. Let's pray po. Ang banal na makapangyarihan sa lahat. Una-una, salamat po muli sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong pag-asa, panibagong blessing na nagmumula po sa inyo. Salamat sa pag-remind po sa amin paano kaming hihingi sa inyo na ang pinakamabuting kahilingan ay paghingi ng karunungan na nagmumula po sa inyo. Pag sa ganun, lahat ng mabuti ay aming makita at lahat ng masama ay aming makita at aming maiwasan kasama na ang aming karakter. At para ito ay aming mabago sa tulong po ng Holy Spirit sa inyong gabay, alam namin na kami magtatagumpay
Dahil sinasabi po ninyo sa amin sa pamamagitan ng awit na Jesus can do it all for you. Ito po ay napaka gandang pangako ng katiyakan na nagmumula po sa inyo na kami ay hindi mapapahamak kung kami ay titigit, kukonekta at magtitiwala po sa inyo. Salamat sa inyong pagmamahal. Ramdam po namin ang inyong pagkabay at pagpatnubay. So umaga nito na is namin patuloy na isama sa panalangin ng kapatiran, mga nakikinig ngayon, na kami ay sabay-sabay naming ipinipigit at inihiling sa inyo na waibigan niyo po kami ng karunungan sa lahat ng bagay. At alam namin na ito inyong pagkakaloob sa amin, sapagkat nagawa niyo po ito sa iba ay magagawa niyo rin po sa lahat ng bawat isa sa amin. Kaya dalangin namin na magkaroon na kami na marunong na pag-iisip na kung paano namin ibabalita sa mga tao ang inyong kabutihan upang malapit, mapalapit din sila sa inyo. Paano namin babaguhin ang aming karakter na makita ng aming kapwa upang sa ganun makita nila na kami ay nakonekta po sa inyo at sila rin naman ay aming mahikayat na palaging tumingin at palaging magtiwala sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na gabay. Kami ay tunay na natututo sa bawat umaga. Sa pagpapatuloy na is namin sama sa panalangin si Pastor James Lucia. At siya ay sa kanyang karamdaman na biglang pagtaas ng high blood ng hina. Nawa siya ay tulungan ninyo pong gumaling sa lalamadaling panahon. Sa kanyang laboratory test na gagawin siya, makita ang problema sa kanyang pangatawan at masolusyonan sa lalamadaling panahon. Upang kanyang gawain patuloy, ang inyong gawain patuloy na matapos sa kanilang nasasakupan. Patuloy din namin sinasama sa panalangin si Sister Adele. Ano man ang kanyang kalagayan o kalusugan sa mga panahon na ito, ipuhin niyo po siya, Ama, ng inyong mapagpagaling na kamay. Patuloy na igawad sa kanyang kagalingan, kalakasan sa bawat umaga at karunungan na nagmumula din po sa inyo, na kanyang patuloy na makita ang mabuti at makita po niya kayo sa pamamagitan ng karunungan na ito. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang mga kapatiran ng Hain na kung saan ay sila ibabiyahe ngayon sa pantapangan. Ingatan sila sa daan, ay layo sa anumang kapahamakan. Maging masaya ang bawat isa sa kanilang gagawing family camp at magkaroon ng magandang bonding ang bawat isa. Maitaas sa inyong pangalan at magkaroon ng isang magandang samahan na kayo po ang nangunguna at sila ay maging inspirasyon ng bawat isa, hindi lamang sa kanilang nasasakupan bagko sa aming district na nasasakupan. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang Youth Area Fellowship sa Palayan na gaganapin bukas. Patuloy nawa itong suportahan at maraming makinabang mga kabataan at gayon din sa kanilang gagawing sport fest. Sila ay samahan patuloy magpalakasan ang bawat isa sa pananampalataya at hindi nawa ito maging dahilan upang sila ay masaktan at mapalayo po sa inyo. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Lilet sa kanyang patuloy na kagalingan ay aming dalangin po at kalakasan, recovery at higit sa lahat total healing na nakikita po niya na kayo ang nagpagaling sa kanya at kanya itong at ang pagtitiwala niya sa inyo ay patuloy na kanyang maibahagi din naman sa iba at siya ay maging inspirasyon ng ibang mga kasama sa trabaho, sa kanyang mga pamilya, sa bahay at sa lahat ng kanilang nasasakupan. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang iba pang mga kapatiran na may mga prayer requests ang kalusugan ng bawat isa. Sama namin si Sister Ana Rosbel Tolentino, Hermino, kanyang good health, patuloy na kalakasan sa bawat araw at patuloy na pag-asa ang ipagkaloob niyo po sa kanya kagaya ng binibigay niyo sa lahat. Gayun din ang good health sa mga anak ni Sister Medin Piligro Cotao na si Hara and Corey, ang family ni Ate Milen Masiklat kasama ng kanyang mga apo at mga anak, mga manugang, pati na rin ang kanilang buong sambayan. Patuloy namin sinasama sa panalangin Sister Tang de la Cruz ang good health para sa kanya, sa kanilang buong pamilya, higit sa lahat ang kanilang pinansyal na pangailangan sa pamamagitan ng kanilang pinagkakitaan ay inyo pong palaguin upang sila rin naman ay maging pagpapala sa iba.
sa patuloy namin sinasama mga Bible studies, mga Bible students na panahon ngayon ay nag-aaral, naghahanap ng nagsasaliksik ng katotohanan. Sama namin si Conrado Generoso Canto na naway isang araw ay matanggap niya kayo bilang personal na tagapagligtas at makasama niya ang kanyang buong pamilya sa pagsamba. Kayo din ang family ni Mike and Martha Mamoril, kasama na rin ang family ni Tata Cesar and Heidi De Leon, kasama si na Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel at Harold. At kayo din ang mga Bible students sa Tapakaw, San Antonio, dito sa Gapan, dyan sa General Tino. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng simbahan, makapatiran ng San Leonardo. At gayon din ang Kawayan Bugtong, naway patuloy itong maging matatag. May mga suliran-suliran man ang bawat isa, ay patuloy na kayo pa rin ang manguna sa mga puso at mga kapatiran dito sa Kawayan Bugtong upang sila ay patuloy na maging matatag, lumago at ipagkaloob po sa kanila ang kanilang mga pangailangan upang sa ganun sila ay patuloy na hindi manghina at mahigit sa lahat. Patuloy na makita po kayo na provider ng lahat ng bagay. Hindi nang San Leonardo ang kanilang patuloy na paglago, ay patuloy nyo rin pong palaguin sa tulong po ng mga nangunguna rito at mas marami pa silang matulungan na mailapit po sa inyo. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang mga kapatiran na may iba pang mga prayer request, mga kagalingan sa kalusugan. At kasama na si Kuya Delphine Cao at si Pastor Alex Rigor, si Kuya Babay, si Ate Lorna, si Gregorio Santin, si Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo sa kanyang kalakasan, si Ma'am Sheila Casamorin, si Sister Melo Genrona, si Tibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, si Baby Josiah, si Sister Adele, si Tatay Carlito Tomas, Nanay Pina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, Michael Torella, si Daniel, si Tatay at Nanay ni Pastor, kasama na si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, at si pamangkin ni Sister Marites Loreto, at si Brother Arman Reyes, Rinaldo Eusebio, si Ting Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jin Jin, si Sister Wendy, si Sister Percy, at si Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kelantang, Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Muntik Gamboa, si Marilita, si Diane, si Sister Peachy, na patuloy para nagtitiwala sa inyo at nakatingin na nampalataya na siya ay patuloy nagagaling pagkaloob sa kanyang kagalingan sa mga panahon na ito. Brother Renato Santos, si Romnick Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, patuloy na kalakasan at kalusugan ang dalangin namin sa pamilya na ito. Kaya si Precious Cabasog, Princess Corcuina, si Aris, si Sister Nena, si Tia Aning, si Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, Janet Untivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Arlinda Duque. O dakilang Diyos, mga pangalan na ito na aming nabanggit na nasa banig pa rin ang karamdaman ay patuloy na nagtitiwala po sa inyo at alam namin na pagkakalob niyo po ang pinakamabuti para sa amin. At naway ito ay aming panalangin na inyong dinggin ayon sa inyong kalooban at hindi sa aming kagustuhan. Patawarin niyo po kami sa aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.